Hi guys! Welcome back to Jill in Cannes. So talagang winter wonderland na ngayon dito sa Canada guys. Dito sa Edmonton, Alberta, Canada ay ito yung third day. Or this is, today is Wednesday. At ang temperature ay negative 22 but feels like negative 31 guys. Yan. So wala naman siyang wind chill. May maliliit na snow na huhulog. At yan, malambot pa siya. Malambot siya, guys. So, proper attire lang tayo, guys. Kaya yung mga kids namin, buti na lang. Naabutan ko kanina. So, chine-check namin sila. Yan, outfit check tayo, guys. Every time lumalabas yung mga anak namin, kailangan make sure na tama yung suot nila. Kasi yung iba, minsan akala nila okay lang kasi sa loob ng bahay, hindi ganun kalamig. So, isipin nila na paglabas nila kaya. Yan, syempre, for safety na rin, guys. Alam naman natin na pag na-expose yung skin, especially kung nagkaroon ng cold snap, that will be on Friday. Yung negative 45 or 40, ganyan. So, yun yung pag nagkaroon ng wind chill pa. Ayan, so yun yung mga frostbite kapag ka na-expose yung skin. So, ngayon, enjoy natin ang magandang snowy environment dito sa aming lugar. So, yung mga classmates ko din, guys, masayang-masaya sila sa snow. Syempre, mga first time. Although, nakakapag-travel naman tayo sa ibang bansa na may mga snow, pero syempre, sandali lang yun, diba? Ito kasi, yan, so mas matagal ka kasi, parang ito na yung everyday life mo. Magiging snow. Syempre, first few days, enjoy natin yan, guys. Yung snow na ito. Yan. So, yun yung lalakaran natin. So, naano na nila, na nalinis na yung daanan. So, sa Friday, ay yung cold snap na tinatawag. Yung mabigat na weather na natin. Meron akong seminar niya ng 8 to 11. To be in school, guys. Wala namang school cancellation dito, guys. Sa mga junior high school ko, hindi na sila ina-encourage ng teacher na pumasok kung hindi kaya. Ay, ang sarap dito. Ang sarap. Hindi na tayo sa school today. At may extreme weather control. Morning, guys. For today ay pupunta tayo sa school. Wala talaga akong class ngayon. Kaya lang, kailangan kong pumalik sa school dahil kailangan kong ipa-arrange yung isang schedule ko. So guys, today ay negative 29 and feels like negative 39. So, medyo makapal yung suot ko ngayon. Ito na yung scarf na makapal na nakakalimutan ko. Yan, mainit talaga yung loob ng katawan ko ngayon, guys. Sa kapal ng suot ko. Actually, ito rin naman yung suot ko. Same jacket ko. At may isa pang jacket at isang panloob. Yun lang naman, guys, ang suot ko. Pero mainit talaga ngayon sa... Siguro dahil dito sa makapal na ito. Okay, guys. So, maglalakad tayo ngayon. Guys, so lumalalim na yung snow. So importante yung scarf kasi pagka nag-umangin, so sampukan natin talaga yung
yung lamig. Tsaka yung snow kung meron. So dito ako sa ulit sa maglalakad. Ano ba yung bus? Sana hindi pa. 9:24 pa daw dadating yung bus. Oo. Bakit na paaga? So, hindi ko hindi. Lalim guys. Lalim. Guys. So, ang warning ngayon ay extreme cold condition. Okay, extreme cold warning na guys sa negative 29. Feels like negative 39. Kaya talagang malamig ito kapag hindi ready yung mga kasuotan natin guys. At buti na lang ay sumisilip ang araw. Bukas mas mababa din ang temperature pero sunny siya. Yan. So guys, tingnan nyo naman dito. Na-maintain pa rin nila yung daanan namin. Nililinis nila yan. Madaling araw pa lang. Yan guys. Yan. So bakit ka ba ako pupunta ng school? Wala akong class ngayon. Kaya lang, dapat nga maaga ako. Kaya lang, hindi pa maaga. Nasikaso ko muna yung mga kids. At yun, kailangan kong pumunta ng school ngayon kasi yung isang subject ko na Monday na 8 to 11 a.m. ay gagawin ko sanang online para hindi ako sobrang aga. So dumating na yung bus. Kala ko late. So baka sa next nandiyan na yung bus. Sana. Umalis na. So yung 9:24 siguro ako. Okay. So ang classes ko talaga sa school ay Monday lang. Ginawa kong Monday tatlong subject na. Pero lahat 'yon ay in person. So from 8 a.m. nandun na ako for my first subject. Tapos 8 a.m. to 11 a.m. Tapos 12:30 to 3:30. And then yung next subject ko ay 3:30 to 6:30. So pero yung last subject doon guys, nagpapa-early dismissal siya. Pero yung 8 to 11, okay naman daw kung you will be late, konti lang, ganyan. Pero hindi daw palagang late. So, yun. Pero nakita namin, ng mga classmate ko, na merong nag-open na online class for that subject na 8 to 11. So, gagawin ko na lang siyang online class. Asynchronous siya. So, basta magawa mo lang yung mga, ma-meet mo lang yung mga deadline, ay okay na yon. So, bali yung 3 subjects, yung isa doon gagawin kong online. Tapos yung isa pa, dati ko na meron akong isa pang online. So, bali dalawa yung online ko, dalawa yung face-to-face, at meron akong isang practicum. Okay, ito na pala yung box. Sasayin na ito. Tumutulo na isipan ko, guys. Grabe yung isipan ko. Mulo. Ano? Hindi ko alam bakit maaga to. Tsaka nag-aantay siya. Siguro special trip to kasi yung mga delay na time.
tumatagal, guys. Nararamdaman ko yung lamig sa suot ko. Kaya pala, sinasabi na talagang dapat mas makapal pa. So, sobrang mainit to, guys, nang nabuin ako sa bahay. Pero nung lumabas ako, naglakad ako mga more than 10 minutes na. Ay, nararamdaman ko lumalamig. So, yung suot ko din sa pants ko, magpong pants. Yung isa doon, yung thermal, talagang makapal yun. Parang fleece na tinatawag. Tapos yung socks ko, dalawa. Yung makapal na socks. Tapos yung shoes ko ay boots na may nakalagay na up to negative something. So, I think negative 20 yung shoes ko. Kaya niya. Guys, so, ayan. So, guys, sa mga nagbabalak pumunta dito, handa na ba kayo? Okay, so, in every decision, guys, siyempre, lahat naman tayo bago sa mga ginagawa natin, sa mga choices natin, it's up to us how to be ready. But sabi nga nila, no one is ever ready for something, no matter how prepared you are. Minsan, di pa rin tayo ganun ka-ready. Ang kailangan lang natin ay maging resilient. Guys. So, kung may dumadating na mga pagsubok, ganyan. So, maging strong lang tayo, guys. Hindi tayo basta-basta mag-give up. So, nasa umpisa pa lang tayo ng laban. Sa mga lumalaban dyan, marami tayong mga pagsubok na pagdadaanan, guys. Ayan. So, enjoy natin ang ating biyahe ngayon dito sa Edmonton. At Alberta, na merong negative 29, feels like negative 39. Okay, guys? So, naroon natin, guys. Estudyante ko. Yung iba, konti lang pumasok. Ano na yung train? Hindi ko na mahahabol, guys, ang train. So, sa next train na lang tayo. Magaan tayo ng mga train. Madadaanan nga pala ng train na ito ang North Saskatchewan River, which flows from Winnipeg to Saskatchewan and down to Alberta. So napaka-icy na niya ngayon, pero maganda pa din siya tingnan. Malawak at majestic, beautiful river. So nandito yung mga park na pinuntahan namin dati with my in-laws and my schoolmates. So ito naman yung other side, ganun pa din, icy pa din, guys. So yan, may konting water sa side pero baka eventually mapuno na din yun, no? At andito na nga tayo, guys, sa aking station na binababaan ko going to my school. At napakabagong view ito kasi walang katao-tao. I don't know why. Is it because of the weather? Maybe. Konti ang pumasok or nag-cancel or hindi na pinapasok yung iba.
I don't know, but what's good about this is I was expecting na pag winter season ay maraming homeless na magpupunta dito, but unfortunately or fortunately, wala sila, hindi ko alam kung saan sila nilagay. At yan, meron mga police officers na nagbabantay para sa safety ng station na ito. At makikita nyo guys kung ano yung inaakyat ko. Umakyat na ako kanina. Meron pa akong isang stairs na akyat na guys. So, ang taas, diba? So, kung kukulangin tayo sa hininga, ay hingal-hingal tayo dyan. Pero, exercise natin to guys. Every time na dumadaan ako sa train station na ito. Wala pa rin talagang tao, guys. So, kung iisipin natin, guys, kung gusto nyong maging international student, ay alam nyo naman, 1 year or 2 years lang naman ang pag-aaral natin dito. Kaya, plasa-plasapin na natin itong view na ito. Kung palagi ko siyang nakikita, palagi ko siyang nadadaanan, ay gusto ko rin siyang mabalikan sa aking mga alaala, sa mga memories natin. Kaya, ito ay tayo ay nagdo-document ng mga videos na ito para pwede nating mabalikan at for personal at para na rin ma-share sa mga iba na nagbabalak, nagpaplano na maging international student kahit sa school namin sa Northwest College or maybe in other schools dito sa Canada. So ito yung pwede nating ma-expect pag winter season. So maglalakad tayo, magko-commute, magte-train, magbabas. Yan, so kung malapit yung titirahan nyo, maglalakad pa din kayo. Kung malayo naman, so lahat ng commute ay mararanasan nyo. A few moments later. Ayan guys, pauwi na tayo ngayon at aantayin ko na lang ang feedback from the school dahil sa mga arrangement ng mga online classes, kailangan din nilang ayusin. Marami kami nagre-request for online class. So antayin natin guys at ito nga, wala pa rin katao-tao guys. Ito na yung daanan natin. So mataas na siya, no? Na siya. Ayan. Araw siya. So, medyo may hangin ng konti. Guys, may snow. Hindi naman yata snow. Anong gulo galing sa mga puno. Guys, andito na tayo sa bahay. It's negative 28 ngayong hapon, maliwanag, but it feels like negative 39. So ito, yun yung mga box-box namin dyan na ilalagay namin sa bottle depot. May snow na dito sa balcony. Yan ang sleepers, may snow na. So dapat guys, papakita ko kanina pagpasok ko ng bahay kung ano yung itsura ko nung naglalakad ako, kasi nung nag-stop na akong mag-vlog ay talagang naging mahangin at kinover ko na lang yung mukha ko. So yung scarf ko may butas-butas na maliliit, doon ako tumitingin habang naglalakad kasi talagang ang lamig niya. Negative 38 ba naman guys, diba? So talagang ang lamig na niya sa face, kaya hindi na ako nakapag-vlog noon. And then, pagpasok ko ng building, i-on ko yung, nag-off yung cellphone ko. So, pero ang bagal niyang mag-on or ayaw niya, siguro na sobrahan sa lamig yung phone. Kaya, nag-shutdown din siya guys. So, yun yung mga nangyayari kapag ka sobrang lamig yung mga cameras. Naalala ko, may photographer akong kakilala. Nag-shoot sila dito, taga-Philippines. Tapos, nag-shoot sila dito sa Canada. Yun daw yung isang struggle nila kasi mahirap daw yung mga batteries, madaling mamatay.
Yun guys. At itong Celestia natin ay may ubo ngayon guys. So, imbis na mapaglaro sa labas ay hindi muna. We have a sick baby girl. Gusto ka i-kiss. It was so bebe. Mommy loves you. Rest well, okay? Halagaan ko muna guys ang baby namin. I'll see you in my next vlog. Thank you for watching. Bye!